choose ko yung Papua New Guinea or our day 3 here in Sapporo, and today we are going to explore other spots na hindi pa namin napupuntahan. Yesterday is the last day of snow festival and today is back to normal na. Actually ngayon dinadaan na namin, nililinis nila yung park, yung Odori Park. Ayan yung mga sculptures. Wala na guys. So sad. We're here sa Odori Park guys. At magpipicture sana kami dun sa Sapporo na weird, diba? Kasa lang, naglilinis pa sila guys. Ayan. Lilinis pa nila yung area. And by the way, this is the spot na merong Sapporo na weird. Tapos kitang kita yung Sapporo Tower TV. Ayan. So now after here is we will be going to Sapporo Clock Tower. Yes, magkaiba sila ng Tower TV of course. So pupunta natin yan since malapit lang siya sa location namin. And guys, konting lakad lang from Sapporo TV Tower ay makikita niyan ta itong Clock Tower. The Sapporo Clock Tower finally. Ito na kami. And buti na lang talaga open sila today. We got the ticket already. So, yung entrance will cost you around 200 yen per person. And ako na kami. And we are inside the clock tower. You can download this app guys para pwede kayong makinig sa parang tour guide na siya. Ayan. This one. Nasa labas na kami ng clock tower guys and tapos na kami mag-explore doon sa loob ng gilid ng clock tower guys and tingnan nyo kung gaano kakapal yung slow snow around clock tower. Ba. Update, we are here at Nakajima Koen Station kasi pupuntahan natin yung Nakajima Park. Grabe. This is the Nakajima Park here in Sapporo. Grabe guys. As in like grabe. OMG, di ko in-expect. Ganito kakapal yung snow dito guys. Grabe. Tingnan na lang, kita nyo ba? Parang nasa Otaru ka or sa Mount Moiwa. Ganito ang vibes dito sa Nakajima Park. Ayan. May nakikita kami mga kainan. Ayan. May Hokkaido handmade cookie. Tapos dito, merong mga pa-coffee talaga. Ayan. So ngayon guys, nahanap namin yung Nakajima Sport Center. Andito lang siya sa park, hindi pa namin mahanap. So, ang meron dun guys ay meron dun silang pa free ski around the park. So, we wanna try skiing, di ba? Pero unfortunately, hindi kami makapunta ng day-in. So, dito na lang muna kami sa may Nakajima Park. And syempre, avail natin yung free guys kasi free, mahal mag-ski kaya.
Ako? Ano iba? Oo, ang lawak ng park, guys. Hindi pa namin nahanap yung nahanap namin. But along the way, we're enjoying the vibes and the view around Nakajima Koen Park. I like it here. And finally, after walking around the park, nakita din namin itong mga taong nag-ski. Tingnan niyo sila, guys. Yan. Nag-ski na sila, guys. I'm so excited na sumemplang. Yung pacing namin sa mga gala is very slow sa kung ano lang yung makayanan namin. Kaya, may mga place kami na hindi napuntahan. But for me, guys, I absolutely like the winter vibes here at Sapporo. Papa-register. So we got our skiing equipment, guys, and free lang siya. You just need to register your name, your country of residence, and then some details. And then, i-ask nila kung ano yung shoe size mo. And parang ini-estimate nila kung anong height and weight mo. So after that, bibigay na nila yung number ng inyong ski equipment. Yan. So by number siya, guys. And sila nang nagbibigay. And then, yun na nga, isusot mo na yung inyong ski shoes. Ski shoes ba tawag dun? Gaya nito, guys. Yan. Yan. And voila, you can now start your cross-country ski. May namang tao dito, guys, na nagtatry din. Ang maganda kasi, it's for free. And for first-timer like me, na hindi ko sure kung ma-enjoy ko ba yung pag-ski sa mga high-end na ski resort like Niseko. Tay-in. Tay-in ba yung pangalan na yun? Tay-in na ski resort din. This is the best option for us. So let's try na to ski, guys. Let's see kung sinong unang masisemplang. Alam ko na ako yun. So let's see paano sumemplang. Charot. We're done here at Nakajima Ski Park. Buti na lang talaga naka-avail kami ng ski park. And all I can say is, hindi siya para sa akin, guys. Grabe yung struggle ko sa ski na yan. Ilang beses talaga akong sumemplang. But ganun pa man, it's a very good experience. And yeah, sobrang happy pa din. Kahit napasemplang-semplang ganun. But maybe soon we will try sa ibang ski resort naman. Pagbalik naman dito sa Sapporo soon. And grabe, sobrang na-appreciate ko yung pa-program nila na meron silang cross-country ski na free lang, guys. Grabe, diba? At least na-try din namin. So now, it's noon time. Actually, 1 PM na. So we will go back to Susukino. Tapos hahanapin natin yung ramen yokocho. Hey guys, we are back here at Susukino. And ngayon hahanapin natin ang ramen yokocho. So nasa Susukino lang din siya, guys. Kaya bumalik kami dito. So doon din mag-lunch. So guys, andito na kami. Welcome to Ganso Ramen Alley. Yan. So we are here at Ganso Ramen Alley or Ramen Yokocho.
here at Sasakino. So yung ibang store guys, halimbawa ganyan, sarado pa. Pero meron namang open as of the moment. So pipili muna kami kung saan kami kakain. So yung in-order namin ay spicy miso ramen. In-order namin guys, 1 to 50. We're done eating and people are lining up na. Guys, saktong-sakto yung pagdating namin dito kasi wala pang pila. And yes, super wow and super yummy yung nakain naming ramen. It's a miso ramen guys and spicy siya. So one serving is around 1,250 yen. Sobrang laki niya and sobrang sulit. So we are done eating and we are ready to suroy-suroy na po. Let's go to Niju Market guys, which is around 700 meters away from our location as of now. Yan, stroll lang tayo dun sa Niju Market. Let's see if anong meron dun. Let's go! Oh, lamig! And we are here at Niju Market. So, yung binibenta dito ay mga... Oh, no! Mga delicacies. Kainan banda dito guys. You can eat here. Yan. So, gusto niyo kumain ng king crab guys. Ang mga ng king crab. Ang dami. 1.5 kilo will cost you around 22,500 yen. Hindi namin afford, char. Medyo mahal. Tapos magpapaluto ko pa, diba? So, hindi kami bumili ng king crab. Especially dun sa may Otaro. Kasi mahal yung ano sa Otaro. Mas mahal ata dun. Kasi nakita ko pa 32K yen. On our way to our hotel, nakita namin tong shopping district na to guys. Ayan. So, sa tapat lang siya ng Niju Market. So, you can also go here if you have time. And sobrang dami mong pwedeng shoppingan dito guys. Mga brands nila and mga kainan din. Sobrang laki niya actually. Kanina pa kami palakad-lakad. Ayan siya guys, oh. Ayan. So, pwede kang mag-stroll dito. Actually, dun pa kami galing eh. Tapos, dire-diretso na yan siya dyan. Hanggang dun sa dulo. Wala. Pwede ko daw. Nice. Hello guys, good evening! So, kakatapos ko lang mag-ipack eh. So, medyo late na at 7 PM. Kanina pa kung 4 PM nag-i-ipack eh guys. Pero syempre, kasali na dyan yung pagsiselfon and all. So, ngayon, lalabas kami for dinner. Kakain tayo ng dinner guys. Kasi I wanted to try yung curry. Kasi sikat yung curry nila dito sa Sapporo guys. Pansin ko lang. So sa buong stay namin here in Sapporo, hindi pa ako nakakatikim ng curry. So we will try curry tonight. Before tayo bumalik ng Fukuoka, we will try curry. So ito na guys, naglalakad na kami going out for dinner. So pwede na po. So we're done eating guys, grabe. Ang sarap ng curry nila guys. Yung, yeah, must try ang curry nila.
Tapos ang laki pa ng serving, grabe. Sulit na sulit. As in like, must try nyo siya if you're here at Sapporo. Or pag nakita nyo siya sa Tokyo, try nyo yung curry ng Japan. First time kong mag-try ngayon. So all I can say is, okay yung lasa. Sobrang laki nga lang, kaya hindi ko maubos-ubos. Pero overall, I like it. I like it. Yes! So now, we just wanted to explore again. So Tsukino, hindi na nagsawang mag-explore dito sa Tsukino. We want to go to Donki and mag-check kung anong mabili. Welcome to Donki! So, daming tao ngayon, guys. Shopping sila. Sana all kami, hindi kami mag-shopping dito. By the way, guys, if you're planning to go here, pwede na din dito na kayo bumili ng mga shoes, winter jacket. Kasi, naka-sale na sila dito sa Donki or even GU or other stores, naka-sale na sila. Siyempre, naka-sale na siya kasi magma-March na, diba? So, sa March is possible spring season na. Gamit na gamit to siya, guys. Pag nagta-travel, para matimbang mo if excess baggage ka na ba. Naman yung 1690, kaya niya hanggang 50 kilos. Ayan naman is 2,200 yen. May baggage lang siya, guys. Check niya siya. Sa may baggage, makikita niya siya. So, bibili pala kami nitong belt para sa baggage namin. Ang gaganda ng mga luggage nila, guys. Woohoo! Yan. Ganda, guys. Oh. Look at the luggage. Kaso lang, sayang. Feel ko, madali siyang maano, madumihan. Yung price niya is 12,990 yen. Black. Ang ganda. 16,990 yen. Bumili kami ng ganyang compression bag. Yan, para sa mga winter na mga jacket. Sobrang kapal. Hindi niya need ng ano, guys, ng yung vacuum. Diretso na siya. Amazing nga. Kanina tinry namin. Wala kaming vacuum na ginamit. No? Pero, from here, unti-unti siyang gumaganyan. Hindi namin alam kung paano siya nangyari. Pero yeah, like effective talaga siya. So this one cost around 1,290 yen. Ayan nyo, guys, nag-check ako ng camera. Ito toy camera, guys, so ang cute. May design pa siya ganito. Ayan. So this one is 4,380 yen. Mga nasa 2,000 pesos din. So yung mga Instax nila, ang mura lang, guys, so 9,980 yen. So, naghahanap ako ng film kasi nakabili ako ng Mini Evo. Ang ganda niyan, guys, promise. Ayan. Ang ganda, digital na siya. Tsaka instant na. Instant digital camera. Tapos, automatic nagpiprint na din. Makakapili ka ng mga pictures pag ayaw mo yung na-capture. Ayan. Ganda siya. Kaso lang, hanap na ako ng film. Wala sila dito. Wala akong mahanap. Ito naman ang mga film nito, guys. Ito maganda din, no? Printer. This one is 15,800 yen. So, maganda. Instax pal. Ang cute. Ang liit niya. Dito ka na magka-capture, tapos i-bluetooth mo lang para mag-print. Pero syempre, kailangan mo ng printer. Nang ganyan. Ganda. Ayan, ayan na nga, guys. Tapos na ako bumili. Actually, wala akong masyadong nabili. Yung mga importanteng bagay lang. Like, sa luggage. So, yun. Maglalakad na ako pabalik ng hotel. Maaga tayo mag-lights out tonight. Kasi, tomorrow is our flight going to Fukuoka. Next day. Check out na kami, guys, sa hotel namin. It's so early. Like, around 4:30 in the morning. Yan. Early kami kasi pipila pa kasi for the bus. And we wanted to make sure na may bus talaga, guys. Again, merong airport, bus, limousine.
from Susukino going directly to airport. So, yan yung sasakyan namin since yan yung pinaka-early na bus or transportation going to the airport. Meron namang train pero 6 a.m. pa kasi, 6:30 ganun. Pag-check ko sa Google Map yung start ng open nila. So, yan, nakapila na kami, guys. And by the way, yung pamasa is 1,300 yen per person. We are at the bus, finally. Grabe, mga 30 minutes din kami nag-antay kasi masyadong maaga kami. Which is a good choice kasi ngayon, marami yung mga pasahero na pumipila. So, iba, hindi nakakasakay sa first class. A few moments later. Wow, surprisingly, ang bilis lang ng Skymark Airline. Tas hindi na nila tinitimbang yung aming hand carry. Diba? As in like dire-diretso na. At the moment, it's 7:15 in the morning and our flight is 10:15 going to Fukuoka. Damn.